Pansamantalang papayagan ng Land Transportation Office o LTO na magamit bilang temporary driver's license sa pagmamaneho ang ini-issuing official receipt sa pagkuha ng lisensya. Ayon sa LTO, bunso dito ng kakapusan ng supply ng plastic cards na ginagamit upang makapag-print ng aktwal na driver's license card. Kaya naman imbis na plastic card, i-issuehan muna ng temporary license ang mga driver na nakaprint sa papel. Sa dokumento may ilalagay na QR code na gagamitin sa pag-verify ng authenticity ng dokumento. Kung hindi ito madadala ng motorista, maaari naman itong kuhanan ng picture at ipakita lamang ang QR code sa mga traffic law enforcer. Aside from that piece of paper, pwede pong picturean yan. So pwedeng picturean, tapos save nyo po sa phone nyo. Yung QR code po, once you take a picture, yung QR code po pwede pa rin ma-activate. Sa pagtaya ng LTO, maaaring sa susunod na linggo, wala na silang mai-issuing driver's license card dahil nasa 147,000 na lang ang natitira nilang supply sa buong bansa. Yun po ang forecast po ng LTO is completely po mauubos yung inventory on hand ng mga offices by the last week of April. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade, noon pa mang Nobyembre ay nagsagawa na sila ng inventory ng plastic cards at handa na sanang gawin ang procurement process ngayong 2023. Subalit nagpalabas ang Department of Transportation ng kautusan noong Enero kung saan lahat ng procurement process na nagkakahalaga ng 50 million pesos pataas ay dapat gawin ng DOTR Central Office. Nasa 249 million pesos ang pondo para sa pagbili ng mahigit 5 milyong plastic cards na sapat sana sa pag-i-issue ng driver's license sa isang buong taon. Sometime in January, when we were ready to procure the licenses, we received a department order whereby the department order instructed us that all procurement involving 50 million and above shall be conducted by the DOTR Central Office. Samantala, sa opisyal na pahayag na inilabas ng DOTR, sinabi ng ahensya na umaasa silang makabili na ng supply ng plastic cards bago ito maubos. Ayon pa sa ahensya, gumagawa na sila ng paraan upang makabili ng bahagi ng kabuuang supply para sa license card na kinakailangan ng LTO, habang ang terms of reference na isinumite ng LTO noong Marso ngayong taon sa Bids and Awards Committee ng DOTR ay sumasailalim pa sa evaluation. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.